Yumo ko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng pagtitipon upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang biyaya, kami po ay naligtas ng lubos mula sa walang hanggang kapahamakan. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami po ay manatili sa inyong maluwalhating iglesia. Kaya po, gabayan niyo po kami sa oras na ito sa pangitan ng Espiritu Santo sa loob ng iglesia. Kami po ay lupang mahina, ngunit nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Darating na po yung summer retreat, second batch. Sana mas maraming kaluluwa ay maliligtas sa pamamagitan ng pagkataong ito. Tapos, ito pa ay naging mabuting pagkataon para tayo pa ay nagiging iisa, para tayo pa ay naging mas malakas, spiritual, upang iparar ng inyong ebanghelyo. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa oras na ito. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Cristo, ang aming Panginoon. Amen. Sa screen, okay na po? Dito po, 1 Corinto chapter 7 verse 29. Mga kapatid, ang ibig kong sabihin na maiksik na ang panahon. Mula ngayon, ang mga lalaking may asawa maging tula sa walang asawa. Ang ibig kong sabihin, maiksik na ang panahon. Maiksik na ang panahon. Yung natitirang oras ay konti lang, konti. Kaya araw-araw, kailangan natin sikapin upang tuparin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kasi yung natitirang oras ay konti lang. Ito pa'y naisulat ni Apostle Paul noon pa. Pero lalong-lalo na sa ating panahon, ito pa ay angkop na mensahe para sa atin. Dahil talagang yung natitirang panahon ay konti lang. Maisik na ang panahon. Kaya po, ang umiiyak ay maging tula sa mga hindi umiiyak, ang nagagalak maging tula sa hindi nagagalak, ang mga bumibili maging tula sa walang pag-aari. Anong ibig sabihin ng verse na ito? Yung ating physical na pamumuhay sa mundong ito, sa bandang huli, nawala. Kaya busy-busy po sila dahil sa mga bahay nila, mo ano trabaho nila. Pero yung nasaan yung ating tunay na tahanan? Saan po? Doon sa langit? Tama po ba? Kaya, ibig sabihin, sa madaling salita, tama na lang po tayo. Tama. Tama na lang po tayo. Kung meron pong isang Kristiyano, dahil sa trabaho, walang oras para sa Panginoon, hindi po ito talagang tama. No? Hindi po talaga ito tama. No? At pa, meron po tayong oras para sa Panginoon. And then, tapos kung linggo lang, meron po tayong oras para sa linggo lang. Sa mundong ito, anong tawag ito? Sunday Christian. Tama po ba? Sunday Christian. Ibig sabihin, linggong umaga lang Christian, yung isa ibang oras, hindi na sila Christian, parang ganon. Siyempre, hindi po ito tama sa harapan ng Diyos. Bilang ligtas. Ligtas na po tayo sa pangitan ng dakilang sakripisyo ng Panginoon Jesus. Kaya sinabi ng Bible, tingnan mo ang cross. Pakmastan ninyo ang cross, ang Panginoon Jesus. Sa pangitan ng kanyang sakripisyo sa cross, tayo pa ay naligtas. Kaya po, bakit? Kaya po, paano tayo mabuhay? Gaya ng hindi ligtas. No? Sa mundong ito. Kaya kung ligtas na po tayo,
naunan po natin ang Biblia, naunan po natin na talagang malapit na ang kanyang pagdating ngayon. Kaya po, itong pagdating sa ating pamumuhay sa mundong ito, tama na lang po tayo. Hindi ito ibig sabihin, hindi kailangan trabaho, ano-ano. Ang kailangan po yung trabaho, syempre, no? Pero kailangan natin hatiin yung mga oras para magkaroon tayo ng pakliling oras para sa paklilingkod sa Panginoon. Kaya, sa isang araw, meron po tayong trabaho. Dapat meron po tayong oras para sa pagbabasa ng Bible. Binabasa niyo po ba ang Bible? Araw-araw? Dapat meron po tayong oras para sa panalangin. Manalangin ba kayo sa Panginoon araw-araw? Kasi sino po si Jesus? Siya po ang ating tagapagligtas. Kung ligtas na po tayo, ibig sabihin, naunan po natin yung sakripisyo niya. Naunan po natin yung pag-ibig niya. Kahit ligtas na po tayo, wala tayong oras para sa panalangin. Wala tayong oras para sa pagbabasa ng Bible. Maraming oras para sa mga barkada. Maraming oras para sa mga magkamundong bagay. Kung gano'n, nasaan yung ebidensya na tayo pa ay talagang ligtas? Kaya po, maisik na ang panahon. Sa ibang verse, masama ang panahon. Masama na po ang panahon. Ibig sabihin, ang buong mundo ay nagiging puspos ng kasalanan. Sa paglipas ng, kahit nakita nila yung mga tanda ng katapusan ng panahon, naging mas matigas ang puso nila. Kaya yung mga ligtas, dapat naging mas matuwid, naging mas malinis. Yung mga hindi ligtas, naging mas matigas daw. Sabi ng Biblia, ang puso nila naging mas matigas. Kaya dapat tayo po ay humihiwalay sa kanila bilang isang ligtas. Doon po sa mga gawa, buksan po natin yung Biblia, mga gawa. Mga gawa, chapter 2. Mga gawa, chapter 2, verse 40. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga gawa, chapter 2, verse 40. Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya. Inimok sila na sinasabi, iligtas niyo ang inyong sarili mula sa baluktok na lahing ito. Dito sa Gawa chapter 2, sa araw ng Pentecostes, sa pamitan ng parang Bible seminar, sa pamitan ng mga alagan ng Panginoon Jesus, maraming tao naligtas. Kailan po? Maaraw ng Pentecostes. Dito sa Gawa chapter 2, yung isa sa mensahe ni Apostle Pedro ay ganito, sa iba pang maraming salita, nagpapatoto siya. Gaya ng Bible seminar natin, ibinabahagi niya yung maraming mga salita. Inimok sila sa sinasabi, iligtas nyo ang inyong sarili. Luwas ang inyong kaugalingon. Ligtas mo ang inyong sarili mula sa baluktok na lahing ito. So anong ibig sabihin ng verse na ito? Ligtas naman tayo, pero kailangan natin maligtas pa ulit. Ano po? Mula sa mga magkamundong bagay, magkamundong barkada. Okay? Magkamundong pamumuhay dati. Okay? So ano pang layunin ng pagliligtas sa atin? Bakit iligtas tayo ng Diyos?
Bakit tayo naligtas? Bakit si Jesus ay pinako sa cross? Bakit siya pa ay nagtusa sa cross? Bakit po? Dahil sa ating mga kasalanan. Pero meron din pong isa pang layunin. Para ano po? Dahil tayo pa ay nagbago. Para tayo pa ay nagbago. Kaya kung ligtas na po tayo, kaya nyo bang bumalik sa dati? Naintindihan po? Kaya nyo pa bang bumalik sa dating pamumuhay? O hindi? Hindi naman. Ano po? Naintindihan po? Dati naman, hindi pa tayo ligtas. Hindi pa naintindihan yung katotohanan. Kaya yung pamumuhay natin, parang isang palaboy. Nasa inuman, nasa fiestahan, nasa barkada. Mga makamundong pagtitipon. Pero kung ligtas na po tayo, ibig sabihin naunan po natin kung ano ang kasalanan. Naunan po natin kung ano ang maling pamumuhay. Then naunan din po natin na dahil sa yung mga kasalanan na nagawa natin, ang Panginoon Jesus nagtusa sa cross. Naintindihan po? Kaya kung ganun, kaya nyo bang nakasala pa ulit o hindi? Kaya nyo bang nakasala pa ulit-ulit? Hindi. Hindi naman. Ano? Tama po ba? Tama po? Kaya ligtas nyo ang inyong sarili mula sa makamundong pamumuhay, makamundong barkada, makamundong mga pagtitipon. Humihiwalay kayo mula sa kanila. Sumali kayo sa banal na pagtitipon. Kaya dito po, verse 41, kaya ang mga tumatanggap ng kanyang salita, binautismuhan, ay nadakdak ng araw na yon, may 3,000 kaluluwa. Ibig sabihin sa araw na ito, 3,000 kaluluwa ay naligtas. Marami pala, no? Marami po. Ngayon, meron po tayong sa retreat sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, maraming tao na naligtas, maraming tao na bautismuhan. Cebu Church naman po, second batch, meron po tayong baptismal ceremony. Baptismal ceremony. Sino ang nabautismuhan? Dito sa Cebu Church, itas na yung kamay. Sino ang nabautismuhan? Okay. Okay po. Sino ang hindi pa nabautismuhan? Sino ang hindi pa nabautismuhan? Sino pa po? Okay po. Okay. Dati po sa doon sa Bicol, bumisita ako sa isang family. Tapos ligtas na daw siya noon, pero tagal na siya hindi umaten. Kasi nagkaroon siya ng operation daw dahil sa sakit. Pagkatapos doon, hindi siya tuloy. Ganun po ba? Kumusta po ang inyong kaligtasan? Ligtas na ba kayo? Opo. Paano po? Nabautismuhan na ako. Yung baptism, hindi kaligtasan. Sabi ko sa kanya, paano kayo maligtas kung magkaroon kayo ng kasalanan? Kung makasala kayo, bukas, makalawa pa uli, saan kayo makapunta? Ay kung ganun, siguro. Sigurado, impero na po. Kaya po, yung baptism nyo, walang kabuluhan kasi hindi pa kayo ligtas. Kaya siya po ay binabautismuhan pa ulit. Hindi naman pa ulit ito kasi yung unang baptism niya, walang kabuluhan. Yung pangalawang baptism niya ay totoo. Kasi hindi pa siya ligtas dati. Mga ilang buwan umaten daw, nagkaroon siya ng operation, biglaang. Kaya hindi siya tuloy. Kaya ilang beses kayong umaten sa Bible seminar? 3 beses daw. Natapos niyo po ba yung lahat ng session? Hindi po. Isang beses lang. Mga pangalang beses, 3 session lang. Pangatlo, mga 2 session lang. Magkaroon kayo ng counseling? Hindi po.
Mga 6 months yata mo, tuloy siya umaten, pero walang counseling, hindi pa tapos lahat ng session, parang ganun. Kaya malabo po ang yung pag-unawa niya. Hindi tapos, nabautismo na daw siya. Kasi basta tuloy-tuloy siya sa 6 months, kaya akala nila ligtas na. Kaya kung kayo pa ay nabautismuan, bago kayo ay naligtas, yung unang baptism nyo ay walang kabuluhan. No? Basta po, ano? Ano po ang ibig sabihin ng baptism? Yung ibig sabihin ng baptism ay ganito. Dito po, yung ibig sabihin ng baptism ay yung baptism, ibig sabihin paglulubog. Tama po ba? No, kay kanon. No. Mas maganda po ganito. Ano po? Sa pamamagitan tulong ng iba, ibig sabihin ito, kamatayan. Ito pa ito, big. Ibig sabihin nito, resurrection. Kamatayan, muling pagkabuhay. Kamatayan, muling pagkabuhay. Namatay na ako kasama ng Panginoon Jesus, and muli akong nabuhay. Ito po ang patotoo. Ito po ang ceremony ng patotoo. Ang patotoo, testimony, ano po? Habang fellowship, mag-testimony kayo, ano po? Masabi ng iba, ay, natakot ako sa fellowship. Bakit po? Kasi may testimony, ayaw ko na. Kung hindi nyo gusto, pass na lang. Pass, no? Pass muna. Okay po. Pero kung may patotoo, mas maganda para sa inyong sarili. Para sa inyong sarili. Ito po ang unang patotoo sa harapan ng Diyos. Unang pagsunod. Yung patotoo, ito pang utos ng Diyos. Magpatotoo ka na sa harapan ko. Kaya ito po ay isang ceremony. Kaya ito po, tinatawag ito, pwede natin nasabi, unang pagsunod sa harapan ng Diyos. Kung ligtas na po tayo, sa pangitan ng ritual na ito, kailangan natin sabihin na sa harapan ng Diyos, ligtas na po ako dahil sa inyong sakripisyo. Salamat po, Panginoon. Gusto kong nabuhay para sa inyo. Yun pang ibig sabihin ng baptism. Ano? 19 dyan po. 19 dyan po. Pero, dito sa Pilipinas, ano po, sa lalong-lalong sa Catholic, kahit maliit na bata, ang ganitong bata, ano po, ilalagay nila yung, ano po, tubig, yung binyak po, binyak, hindi, wala pong ganitong practice sa Bible, kasi yung mga bata, hindi pa siya ligtas, ano po, tama po ba? Hindi pa niya naintindihan yung salita ng Diyos. Paano siya nabautismuan? Impossible, ano? Tama po ba? Kaya, ito pa ang unang pagsunod. Unang pagsunod. Kaya maraming tao ay nabautismuhan. Ibig sabihin, ito pang patotoo nila, ligtas na po sila sa pangitan ng salita ng Diyos. Ito pang pasimula ng kanilang Kristiyanong pamumuhay. Kaya ano po ang ginagawa nila? Verse 42, nanatili sila sa turo ng mga apostol sa pagsasama-sama, sa pagpuputor-putor ng tinapay sa mga pananalangin. Nanatili sila turo ng mga apostol, yung mga Bible study. No? Kaya ngayon week, meron pong mga Bible study sa bawat cell group. Meron po tayong cell group. Tama po.
Meron pa kayong church news? Church news po? Meron po o wala? Meron akong church news. Itaas na yung kamay. Wala pa akong church news. Itaas na yung kamay. Kung wala pa po, ibigay na lang po. Yung church news po, sino po ang wala? Itaas na yung kamay. Meron po? Wala pa? Itaas na yung kamay para bigay na lang po. Doon kay Sister Irene. Meron po, meron? Buksan natin, buksan. Buksan. Bakit ibinigay nyo ito sa inyo? Para basa. Schedule of sermon ng ganito. Tapos summer retreat. Next week na po, May 2 and 3. Tama po ba? Monday tsaka Tuesday. Wednesday sermon. Women's group fellowship. And then tapos cooking schedule. And tapos mga reminder. Tapos cell group. Cell group 1 naman, Bangbang, Deas, Pilipok, Baksong, Mosamil, mga bandang dito. Cell group 2 naman po, Katarman Population. Cell group 3, Karlan, Dapitan, Ibabaw, Gabi. Cell group 4, Lapu-Lapu, Mandaue, Cebu. Lalong-lalo na ngayon, cell group 1, 2, 3, meron po tayong Bible study sa ngayon week. Katarman din po, ano? Yung pang-usapan natin. Tama po ba? Tama po? Ha? Tama po? Brother Crispin, tama po ba? Mga anong oras po? Mga anong oras po? 5. 5 po. 5. Cell group, ano po, 3 din po. Magkaroon tayo ng Bible study sa ibabaw. Kaya ito pa ang inyong cell group. Okay? Ayon sa cell group, meron po tayong mga Bible study. Bakit po? Yun po ang ginagawa nila. Kasi yung salita ng Diyos, ito pa ang ating spiritual na pagkain. Kung walang salita ng Diyos, ating puso, hanggang Bible seminar lang. Kaya nyo po bang lumago? Impossible, ano? Yung Bible seminar para sa ating kaligtasan, tapos mga basic lang para tayo pa'y lumago. Parang gatas po ito, gatas. Gatas po, gatas. Alam nyo po ba yung gatas? Ano pang pagkain nyo ngayon? Gatas po? Huh? Kumakain kayo ng gatas ngayon? Hindi naman, bigas, ano? Kanin. Nang bata pa kayo, kailangan yung ano, gatas pang ilang buwan lang. Ano? Kaya yung Bible seminar, importante. Pero hindi po ito, syempre, lahat. Dapat tayo po lumago ng mabuti. Kaya manatili sila sa turo ng mga apostol. Kung may request kayo, may Bible seminar din sa inyong lugar. Sa TV, sa USB, parang ganun po. No? Kunwari sa Katarman, kung may invited doon sa kabilang lugar, may DVD watching. Pero dito sa gilid, may Bible study para sa mga ano, mga naunang ligtas. Kaya yung trabaho natin, palagasin natin yung lahat ng miyembro para sama-sama sa Bible study para sila din po ay lumago, spiritual. Kasi kung tamat sila sa pag-aral ng Bible, ano pang mangyari? Sila pang naging nanghihina. Nanghihina. Ayun pang tungkulin ang naunang ligtas, no? Meron silang bagong silang sanggol naman. Meron pong bagong silang sanggol naman, yung nanay niya busy daw sa iba't ibang ano bagay. Hindi niya bantay yung anak niya
kay gutom na gutom. Kasi paminsan nakita ko yung ganitong mga balita, hindi magandang balita ito. Nanganak siya. Pero busy yung nanay, busy siya sa mga barkada, mga fiestaan, punta-punta. Kay gutom na gutom yung anak niya, iniwan. Kaya nang dumating siya, patay na yung anak niya. Kaya saan siya? Nasa kulungan po yun. Kulungan. Kasi yung pang isang kasalanan. Kaya po kayo, yung mga naunang ligtas, ano po, importante ang tungkulin nyo, spiritual, naunang ligtas, ibig sabihin, natanggap nyo po ang biyaya ng Diyos ng nauna, ng libre. Kaya po, hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos, kundi dahil sa sakripisyo ng Diyos, ligtas na po tayo ng nauna. Kaya paano natin sukulian ang kanyang biyaya? Sa pamamagitan ng pagtutulong sa mga ligtas na kasunod, no? Eh, dito sa church, meron pong inviter at meron pong invitee. No? Tama po ba? Kaya po, nanatili sila sa turo ng mga apostol, mga pagsasama-sama. Kaya sa loob ng iglesia, meron pong mga bagong ligtas. Meron pong tungkulin ng naunang ligtas. Kung tamat na yung mga nanay, yung ligtas na kasunod ay mamamatay. Yung bagong ano po, bagong silang, yung mga bagong silang sanggol na mamatay. No? Kaya kaninong kasalanan yun, kung ganon? Yun ang kasalanan ng naunang ligtas. Kaya sa pagpuputol-putol ng tinapay, sa mga pananalangin, kaya sa loob ng pagtitipon, meron pong Bible study, yung pang ating spiritual na pagkain, at meron pong fellowship kasama ng mga naunang ligtas, at meron din pong ano po, pamumuhay ng panalangin. Ang panalangin po ay mahalaga po yun. Ano? Ito pang ating communication kasama ng Diyos. Kaya meron pong mga bata na galing sa trabaho, tapos na yung trabaho, umuwi na siya. Kung umuwi na siya sa bahay, meron pong mga ano po, kapatiran, mga magulang. Kung dumating na ang bahay, kung dumating siya sa bahay, ano pang unang trabaho? Ano pang unang gawin? Pagbati po, pagbati. Ay, kumusta po kayo? Nandito na ako. Okay? Mag-usap. Mag-usap-usap sila. Ayon pang family, ano po? Kasi, minamahal nila ang kanyang pamilya. Ganito po. Kung ligtas na po tayo, ibig sabihin, minamahal po natin ang Panginoon. Kaya yung tanong, minamahal niyo po ba ang Panginoon? Minamahal niyo po ba ang Panginoon o hindi? Minamahal niyo po ba ang Panginoon o hindi? Opo. Kasi ligtas na po tayo, tama po ba? Kung ganun dapat, meron po kayong usap kasama ng Panginoon. Tama po ba? Yung pang panalangin, Panginoon, salamat po. Ngayon, ito pang bagong araw. Panginoon, pakitulungan mo ako, protektan mo ako, Panginoon. Panginoon, gusto kong mabuhay para sa iyo. Sikapin ko po, ganito, ganito. Meron po kaming Bible summer retreat o Bible study. Protektan mo ako mula sa tukso. Ang ganyan. Okay, panalangin po. Bible study, fellowship, at panalangin. Yun po ang ginagaw po nila. Ito po ang panibagong pamumuhay ng isang ligtas. Baptism, tapos fellowship, tapos Bible study, fellowship, tapos yung prayer. No? Kaya meron po bang mga talata na umattend sila sa mga piyesta?
Wala naman. Meron pa bang mga talata, umaten sila sa inuman? Wala naman. Tama po? Naintindihan po? Kaya, kaya kung ligtas na po tayo, ito po ang nangyari, no? Yamang tayo ay mayroon parehong espiritu ng pananampalataya na ayon sa bagay na nasusulat, sumasampalataya ako kaya ako ay nagsasalita. Kami rin ay sumasampalataya kaya kami ay nagsasalita. Anong ibig sabihin po ito? Patotoo, no? Kung ligtas na po tayo, bukas na po yung ating spiritual na bibig. Spiritual na bibig. Spiritual na mata. Spiritual na bibig. Bukas na. No? Dati, yung ating espiritu patay na po. Kaya, hindi kaya natin maintindihan yung sinabi ng Bible. Kaya dati, bago kayo naligtas, bago kayo umaten sa Bible seminar, walang masyadong alam tungkol sa Bible. Tama po ba? Kaya matakar na sila sa church mo, Catholic church daw, walang alam tungkol sa Bible. Walang Biblia pa. Pero pagkatapos ng Bible seminar, ang Biblia totoo po ba hindi? Ang Biblia totoo po ba hindi? Totoo po, ano? Dati naman, hindi nyo alam tungkol doon. Tama po ba? Ay, totoo pala ang Biblia. Yun po ang nangyari, no? Then makasalanan po tayo talaga. Marami pala yung kasalanan. Marami po ba o konti? Marami pala. And tapos dahil sa Panginoon Jesus, grabe pala ang sakripisyo ng Panginoon Jesus. Grabe po o hindi? Grabe pala yung sakripisyo ng Panginoon Jesus. Kaya ligtas na po tayo. Kaya salamat po Panginoon. Ayun po ang ating patotoo. Kaya bukas na po yung ating bibig. Yun po ang kalugot-lugot sa Diyos. Kalugot-lugot sa Diyos. Kaya kung meron pong bagong silang sanggol, ano po ang gusto ng mga magulang? Gusto nilang narinig yung sinabi nila, mo mama, papa, parang ganon. Nang narinig nila, mama, ganyan. Tuwang-tuwa sila, no? Tuwang-tuwa po sila. Tama po? Kaya, kung ligtas na po tayo, nagbago na po tayo, kung ligtas na po tayo, naging iba na po yung ating salita. Tuto pala yung sabi ng Bible. Dati, hindi ko naintindihan naunawaan. Ngayon, naunan ko na talaga. Dito na lang ako naunawaan talaga. Yung pang nangyari. Tama po ba? Naintindihan po? Kung hindi pa kayo ligtas, malabo pa, no? Malabo pa. Parang mas okay pero hindi pa malinaw masyado, no? Kaya sumasampalatay ako kaya ako ay nagsasalita. Huh? Kaya Malakay chapter 4 verse 20, sapagkat hindi maring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Sabi nila, sa panahon yon, dahil sa pag-uusing ng mga Pariseo eskriba, nahirapan po ang mga oposer. Kaya sa isang araw, nahuli sila sa Pariseo eskriba na sabi nila, huwag kang magsalita tungkol kay Jesus. Sabi nila, hindi maring hindi namin sabihin ang aming nakita ang narinig. Aming nakita ang narinig. Habang Bible seminar, aming nakita yung mga ebidensya, yung mga katuparan ng propesya, yung mga narinig. Hindi namin sabihin ang aming nakita ang narinig. Malapit pala ang katapusan ng mundo. Tama po? Tama po ba hindi? Opo. Kung aking, Jeremiah chapter 20 verse 9, kung aking sasabihin na hindi ko na siya babanggitin kasi
ay, born again ka na, magganyan. Attend ka na, Bible seminar, ang ganda na. Sige, ikaw na lang. Nasaktan, no? Kaya, eh, sige, bahala ka na. Eh, matikas ang ulo nila. Siguro hindi pa nila naintindihan. Kaya hindi ko na siya babanggitin ang magsasalita pa sa kanyang pangalan. Waring sa aking puso ay may nag-aalak na apoy na nakakulong sa aking mga buto. Ako'y pagod na sa kapipigil dito. Hindi ko makaya. Sige, bo, matikas ang ulo nila. Bahala sila. Pero sa paklipas ng panahon, gusto naming ibahagi pa ulit, no? Kasi totoo po ito. Totoo talaga, no? Kaya dati naman, kung nasa kasama ng barkada, kung nasa inuman, masaya naman dati. Ngayon naman, hindi po tayo masama, masaya. Bakit po? Kasi yung usap nila, hangar na bagay. Hindi yun lahat totoo. Hindi tapos sa hangar na bagay na ito, yung usapan nila, mga material na bagay na walang kabuluhan. Huh? Ngayon, face to face na. No? Dati, module lang, online. Kaya kung face to face, nakikita nyo, marami hindi ligtas. Yung usapan nila, purong physical lang. Parang, yung usapan nila, parang wala silang espiritu, no? Purong physical, purong material na bagay. Kaya po, kung ligtas na po tayo, hindi kaya natin, ano po, mag-fellowship kasama ng hindi ligtas. Kasi hindi pa sila ligtas. Hindi nila alam yung katotohanan. Yung usapan nila, hangar na bagay. Paano tayo naging hangar kung ligtas na po tayo? Kaya po, yung mga hindi ligtas, no po, yung ano, may prayer request daw, yung prayer, purong physical lang, ay tungkol sa, kailangan po, yung good health, purong ano, mga negosyo, purong ano po, mga kalusugan lang, purong ano na. Kasi hindi pa sila ligtas. Kaya kung ligtas na po tayo, ano pa ang concern natin? Paano ako mabuhay para sa Panginoon? Malapit pala ang kanyang pagdating. Gusto kong alang yung sinabi ng Bible ng mas maigi. Ha? Gusto kong tulungan. Kung wala kayong invite, kahit tulong-tulong na lang sa iba na may invite. Kasi iglesia ito, hindi isang tao, grupo ito, grupo. Kaya paminsan may invite kayo, paminsan kung wala kayong invite, tulong sa iba. Kung may invite kayo, mas maganda, no? Kung medyo baguhan pa, kailangan mag-aral ng Biblia ng mas maigi. Kaya, pastor, punta ka dito para Bible study, no? Dapat ganyan. No? Pastor, may tanong ako, ito, ano ba ito? Pastor, meron akong invite, paano ko i-evangelize? Kapatira, may prayer request. Ano? Matikas ang puso nila, kailangan inyong tulong. Tama po ba? Dapat, ano po? Hindi tapos, kung ligtas na po tayo, alam po natin na yung dating pamumuhay ay mali. Kaya dapat natin, ano po, baguhin yung ating buhay. Ngayon dati po, yung mga... doon sa noon pa ngayon 2020 mga 40 years ago medyo mali pa po yung ating church doon sa Korea. Isang mga tatay ay naligtas, meron siyang magandang trabaho kaya nasa Amerika tayo sa ano po trabaho niya, kaya bumisita siya sa Amerika. Pero bagong ligtas lang. Bagong ligtas. Kaya nandun pa yung mga bisyo. Nandun pa yung bisyo. Paminsan, ganyan. Kasi bagong ligtas talaga. Kaya nang bumisita siya sa Amerika,
pagkatapos siya ay naligtas, mga pagkatapos ng, hindi ko alam, mga siguro ilang panahon lang, mga 1 month, 2 months lang. Pagkatapos, kasi dahil sa trabaho niya, dahil sa utos ng kumpanya, bumisita siya sa Amerika. Okay? E tapos, nandun po yung mga, hindi naman friend, parang kilala talaga. Gusto niyang evangelize kasi ligtas na daw. Kaya, ay kaibigan, halika dito. Bakit? May narinig ko na ganito. Oh, ang ganda pala yung Bible. Ha? Ay, Kristiyano ba ka na? Oh, ngayon, oh, ligtas na ako. Ay, ganun ba? Ay, nasa yung cigarette? Ito, ligtas na ako. Tapos. Gusto kong ibahagi, ano? Tatapos, ano? Serious na yung sinabi ng Bible. Gusto niyang alam? Sige. Kamangha-mangha, siya din naligtas sa pamamagitan ng sa panahon yun, VHS, yung video cassette. Dinala niya yung video cassette. Nandun, kaya parang bagong ligtas sa California, doon sa no, Koreatown. Kesa panahon yun, kasi bagong ligtas. Kaya, naintindihan namin naman kasi mga pagkatapos ng isang buwan lang, natalang ligtas na. Kaya nang bumisita ako sa Amerika dati, sabi niya, ganun daw. Ngayon, siya po ang men's group leader, tama po? Oo. Opo. Dati, ganyan. ganun po ba? Ngayon, siyempre, hindi po. Ano? Kaya nagtangka daw, sabi niya, Kristiyano daw, ganun pa rin siya. Sige mo, walang magagawa, narinig ko na lang yung Bible seminar. Ang buti ligtas na siya, no? Kasi may, kung ganyan, may consideration kasi bago siya. Pero kung tuloy-tuloy siya ganyan, siyempre, walang mangyayari. Kaya po, dito sa Colossians chapter 1 verse 6, na dumating sa iyo, gawin din naman kung paano ito namumunga ang lumalago sa buong sanibutan. Gawin din naman sa iyo mula ng araw na inyong marini ang maunawan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Yung ligtas, tinatawag ito sa Biblia parang prutas, bunga. Ngayon din naman kung paano ito namumunga at lumalago sa buong sanibutan, ano po yung gospel, mula ng araw ng inyong marinig ang maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Okay, tandaan po natin, basta dito, pwede natin masabi, kayo po ay naunang ligtas kaysa hindi pa ligtas ngayon. Kaya darating po yung Samariti, kung meron pong mga invite, sila po ang ano po, naging bagong ligtas pa. Kayo pa yung naunang ligtas, basta. No? Kaya paano tayo lumago? O, sa pamamagitan ng pagbubunga. Ha? Mula ng inyong marinig o maunawa ng biya ng Diyos sa katotohanan. Kaya, kung ligtas na po tayo, naunan po natin ng salita ng Diyos. Kaya kung naunan po natin ang salita ng Diyos, mahalaga-mahalaga ang salita ng Diyos, mahalaga-mahalaga ang kaligtasan, kaya gusto kong ibahagi ang kaligtasan sa iba. Tama po ba hindi? Tama po ba hindi? Ay, tama po ba hindi? Kung hindi, hindi ka pa kayo ligtas. Gusto kong ibahagi yung kaligtasan sa iba. Ayon ang natural, kasi mahalaga po ito. Kung mahalaga po ito sa atin, mahalaga din ito sa iba. Gusto kong ibahagi. Kung ganun, paano po? Kung ligtas na po tayo, dapat tayo mismo ay lumago. Dapat tayo pa ay nagiging halimbawa, mabuting halimbawa sa Kanya. Kaya, kailangan kong ibahagi. Kung ganun, kailangan kong mag-aral ng Bible. Kung hindi ko alam paano ito ibahagi. Kailangan kong tuloy-tuloy sa church.
Kung hindi ako tuloy-tuloy sa church, paano ikaw ibahagi? Impossible eh. Kailangan yung prayer. Kung walang tulong ng Diyos, paano sila maliligtas? Kaya yung kailangan panalangin po, paulit-ulit. Panginoon, tulungan mo sila. Panginoon, tulungan mo ako. Kaya mula ng araw inyong marinig ang maunawa ng biyaya ng Diyos sa katotohanan, dapat tayo lumago sa pangitan ng pagbubunga sa buong sanlibutan. Kaya po, 1 Thessalonica chapter 4 verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos ang inyong pagpapagapanal, kayo'y umiwas sa pakikiapid. Verse 7 din po, sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan kundi sa kabanalan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan kundi sa kabanalan. Okay? Hindi tayo tinawag ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo iniligtas ng Diyos para tayo po ay mabubuhay sa kasalanan. Ligtas na po tayo para tayo po ay mabubuhay sa kabanalan. Spiritual na pamumuhay. Spiritual na pamumuhay. Okay? Espiritu. Kaya, isang tao, kung meron po silang malaking halaga ng pera, nakokontento po sila sa kanilang buhay? Hindi. Kasi yung mga pera po, ito para sa material na bagay. Hindi po ito para sa spiritual na bagay. Hindi kaya natin iligtas kahit isang kaluluwa sa pamamagitan ng pera. Tama po? Doon sa ibang ano na, sa ibang lugar, meron pong mga parang peking pagtitipon, sabi nila, yung mga choir team may bigay. Choir team may bigay, mga parang swardo na. Mga church school teacher may bigay pa. Mga kusina may bigay. Mukhang iglesia po ito, pero hindi po ito iglesia, ano? Tama po ba? Kung ganun, kung tuloy-tuloy sa parang church daw nila, ligtas na po ba sila? Ano pang church? Hindi po yun gusali. Ano pang church? Yung mga pagtitipon ng tunay na ligtas? Hindi po ito pagtitipon ng maraming tao lang. No? Kaya hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Kaya ibig sabihin, binayaran ni Jesus yung lahat ng ating mga kasalanan kahit sa hinaharap. Pero hindi ito ibig sabihin, binayaran ni Jesus yung lahat ng ating mga kasalanan para tayo po ay mabubuhay pa sa kasalanan. Tama po. Para sa ating kaligtasan, kasi hindi pa tayo perfecto. Hindi pa tayo nagbago ng perfecto. Kaya, para sigurado tayong naligtas, binayaran ni Jesus yung lahat ng ating mga kasalanan. Kaya ito pa ang tinatawag ito, biyaya. Kahit makasalanan pa tayo, kaya hindi pa tayo perfecto, binayaran niya lahat. Sa pangitan ng kanyang sakripisyo. Kaya ibig sabihin, kung naunan po natin ang kanyang sakripisyo, dapat tayo pa ay nakbago. Kaya yung tanong, gusto niyo bang baguhin ang inyong buhay o hindi? Gusto niyo ang inyong baguhin inyong buhay o hindi? Gusto po? Kaya yung pang pasimula ng ating Kristo ng pamumuhay, paano ito baguhin? Anong ibig sabihin ng pagpabago? Pag-alis ng kasalanan sa ating buhay. Yung pang ibig sabihin, yung pagpabago, pag-alis ng yung kasalanan sa ating buhay, pagsasama sa banal na pagtitipon, kung hindi kayo tuloy-tuloy sa pagtitipon, hindi kaya niyong baguhin inyong sariling, inyong buhay, hindi kaya natin baguhin yung ating sarili sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan. Kung mag-iisa lang po tayo, hindi kaya natin baguhin yung ating sarili. Naintindihan po? Kung mag-iisa lang po tayo,
Meron pang bagong silang sanggol. Paano siya lumago? Mag-isa lang siya? Ay hindi, kailangan tulong ng magulang. Mga kapatid, kailangan yung pamilya. Doon siya lumalago, no? Kaya gusto kong baguhin yung ating buhay. Paano? Gusto kong alisin yung mga kasalanan sa ating buhay. Paano? Sama-sama tayo muna sa pagtitipon. Mag-aral tayo sa salita ng Diyos. Kaya sa halin ng inuman, sa halin ng fiesta, dati, saan po tayo pagtitipon? Ng Bible study, pagtitipon ng fellowship. Doon po tayo tuloy-tuloy. Iwasan. Iwasan na lang. Ngayon po, dahil sa mga presidential election, maraming mga, hindi ko alam, medyo maraming mga pagtitipon na hindi maganda para sa Kristiyano. Basta para sa presidential election, yung sinabi ng Bible ay ganito lang po, prayer. Tapos, pili na lang yung isang kandidato ng mabuti. Yun lang yun. Mga campaign, mga rally, hindi po ito kailangan para sa atin. Tama po ba? Kaya po, Philippos chapter 1 verse 3 hanggang 6, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naalala, na laging nananalangin na may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, ako'y panatak sa bagay na ito, ang nagpasimula sa iyo ng mabuting gawa ay siyang nagpatapos nito hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Dahil sa inyong pakibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, mula ng unang araw hanggang ngayon. Unang araw. Mula ng araw na inyong narinig ang maunawa ng biyaya ng Diyos, meron po tayong birthday, spiritual birthday. Ano? Sino pang may spiritual birthday, April? Sino po? April, May, June, July, August, September, October, November, wala po, December, January, February, okay po, March, yes. Okay po. Mula ng unang araw hanggang ngayon, bakit ano po si Apostle Pablo, bakit siya pa ay nagpapasalamat sa Diyos? Dahil sa ano po, inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Fellowship po, pakikibahagi sa ibang salita, fellowship. Verse 6, ako ay panatak sa bagay na ito na ang nagpasimula sa iyo ng mabuting gawa ay siyang matatapos nito hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Ang nagpasimula sa inyo, ang nagpasimula sa yung pagtitipon ng mabuting gawa. Sino po? Ang Espiritu Santo, siya po ang nagpasimula sa ating pagtitipon ng mabuting gawa. Yung unang mabuting gawa naman, ano po yun? Kaligtasan. Dahil sa Espiritu Santo, ligtas na po tayo. Ito pang unang gawin. Unang mabuting gawa ng Panginoon Jesus para sa inyo. Tama po? Ay siyang matatapos nito hanggang sa araw ni Jesus Kristo. Ano pa po yung mabuting gawa ng Diyos para sa atin? Kung tuloy-tuloy po tayo sa pagtitipon, nagpabago tayo, lumalago tayo spiritual. Ito po ay isa pang mabuting gawa ng Espiritu Santo para sa ating lahat. Ang problema, yung mga hindi nanatili sa pagtitipon, kung yung mga hindi tuloy-tuloy sa pagtitipon, yun pa ang problema. Siyempre, hindi sila lumago.
Kung hindi sila lumago, kaninong pagkakamali? Ano po, hindi po ito pagkakamali ng Panginoon. Ayan ang pagkakamali ng isang tao na hindi tuloy-tuloy. No? Kaya, bilang naunang ligtas, kailangan natin tulungan, sila po ay lumago. Kaya yung fellowship po ay importante. Sa loob ng fellowship, meron pong mabuting gawa ng Diyos. Kaya kung tuloy-tuloy po kayo sa pagtitipon, naranasan niyo po yung pagkabay ng Diyos. Nandito po yung himala ng Diyos. Nandito po yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya, naniniwala ba kayo sa Diyos? Naniniwala ba kayo sa Diyos? Walang imposible sa Diyos. Tama po ba? Tama po. Nasaan yung pakilos ng Diyos? Dito sa pagtitipon ng tunay na ligtas. Naintindihan po? Yung tunay na ligtas, marami po ba o konti? Sabi ng Biblia, yung tunay na ligtas, marami po ba o konti? Konti po. Sa inyong eskwelahan, meron pa bang maraming ligtas o wala? Wala. Sa inyong pinagtrabahuan, meron pa bang mga maraming ligtas o hindi? Hindi po sila ligtas, kaya ganun pa rin yung pamumuhay nila, no? Kaya bilang ligtas, kung nauna po natin yung katotohanan, paano tayo sumali sa kanila? Imposible, no? Kaya kung bilang estudante, kailangan po yung aral, kailangan po yung mga project, ano-ano, hanggang doon lang yan. Hanggang doon lang. Tapos, sa ibang oras, ano po yun? Yung Kristiyanong pamumuhay, fellowship, Bible study, Bible seminar, no? Kung ganun yung mga hindi ligtas, sino po sila? Yun po ang target ng ating evangelization. Sila po ang target ng ating evangelization. Dati naman, sila po ang mga barkada, mga ganyan. Ngayon, ligtas na po tayo. Sila po ang nalulunos sa dagat. Meron pong mga nalulunos sa dagat. Tayo po ay sa lupa na, sa ibabaw ng lupa. Makaiba po tayo. Sila po ang nasa bahay ng sinusunog. Tayo pa ay naligtas mula sa apoy. Makaiba tayo talaga, no? Kaya po, kailangan natin maunawan yung gano'ng kahalaga yung ating fellowship para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Okay? Kaya, paano natin baguhin yung ating buhay? Paano natin alisin yung ating kasalanan sa pamamagitan ng patuloy na yung fellowship, Bible study, ano po, sa pagtitipon? Kaya mga gawa 11 verse 24, sapagkat siya ay mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya. Mabuting lalaki. Okay, maraming lalaki dito. Sino ang lalaki? Itaas niyo yung kamay. Lalaki po. Lalaki. Itaas niyo yung kamay. Lalaki. Hindi kayo lalaki. Lalaki po. Okay. Sige po. Sabi ng Biblia, siya ay mabuting lalaki. Sana dapat ito din po nangyari sa iyo. Sinabi ng Diyos, siya ay mabuting lalaki. At puspos ng Espiritu Santo. At ng mananampalataya. Para sa kanya din po ay si Jesus ay pinako sa cross. Para sa inyo din po, siya po ay pinako sa cross. Yung kaligtasan na natanggap niya, yung kaligtasan na natanggap niyo ay parehas lang yun. Yung halaga ng kaligtasan niya, yung halaga ng kaligtasan niyo na natanggap ay parehas yun. Kaya siya po ay nagbago, siya ay mabuting lalaki. At puspos ng Espiritu Santo. Yung mga alaga ng Panginoon Jesus, lahat sila ay mga ista. Ano? Mo yung trabaho ninyo, trabaho nila halos parehas. Paminsan yung trabaho niya mas maganda kaysa kanila. Pero sila po ay naging mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya. Napakaraming tao ay idinadag sa Panginoon. Kaya dapat ito din po ay nangyari sa ating lahat.
Mga lalaki po. Kaya dito sa Epeso chapter 5 verse 18 dito sa baba, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu Santo. Kaya paano tayo naging mapuno ng Espiritu Santo? Paano tayo naging mapuno ng salita ng Diyos? At pananampalataya. Meron pang mga dapat natin iwasan sa ating Kristiyanong pamumuhay. Una, kanina po, iligtas mo ang inyong sarili mula sa baluktok na lahing ito, yung mga barkada, mga makamundong pagtitipon. Humihiwalay kayo sa kanila. Lumalapit kayo sa, o manatili kayo sa banal na pagtitipon. Tapos, iwasan na lang yung mga makamundong bisyo, alak. Isa sa kanila, alak po. Kaya huwag kayong magpakalasing sa alak. Ito ay labis na kahalayan. Kunti mapuno kayo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, kung gusto nyong mapuno ng Espiritu Santo, kung gusto nyong mapuno ng pananampalataya, dapat ninyong iwasan yung alak. Dito sa Kaikan chapter 23 verse 31, huwag kang tumingin sa alak. And sabi ng iba, ay konti lang naman, okay yata konti. Sinabi ng Bible, konti lang okay? Ay hindi, huwag kang tumingin sa alak pa kapag ito ay mapula. Kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kupa, maayos na bumababa, sa huli ay parang ahas. Ahas itong kumakagat. Ulupong ng tumutuklaw ang katulad, ang inyong mga mata nakakakita ng mga kakatuwang bagay. Ang inyong puso ay magsasabi ng mga mandarayang bagay. Ikaw ay maging parang taong nahihina sa ginna ng karagatan o parang nahihiga sa dulo ng isang takdan ng sasakyan. Kanyang pinalo ako, ngunit hindi ako nasaktan, hinampas nila ako, ngunit hindi ko naramdaman kailan ako gigising, hahanap ako ng isa pang tagay. Siyempre, hindi po ito pamumuhay ng isang Kristiyano. Hindi po ito pamumuhay ng isang ligtas. Ito pa ay pamumuhay ng hindi ligtas, pamumuhay ng isang makasalanan na karapat-tapat sa impyerno. Kaya dapat tayo pa ay humihiwalay sa ganitong bagay. Kaya sino pa ang gumagawa ng mga alak? Ang tanong, sino pa ang gumagawa ng alak? Diyos o Satanas? Sino pa ang gumagawa ng alak? Diyos o Satanas? Yung alak po, hindi nanggagaling sa Diyos. Tama po ba? Tama po. Meron pong mga... No? Yung drug. Sino ang gumagawa ng drug? Diyos o Satanas? Satanas. Parehas yun. No? Okay. Dito po meron isang video clip. Yung sound, wait lang po. What happens to alcohol in the body? Once it's consumed, alcohol goes down the normal food path of digestion. From the mouth, the esophagus, and into the stomach. Here, about 20% of alcohol is absorbed through the stomach lining into the bloodstream, which means it's getting into the bloodstream very quickly. From the stomach, the alcohol that was not absorbed in the stomach next travels to the small intestine. One note here, if there's no food in the stomach, so an empty stomach,
or if the alcohol is not consumed with any food, it gets to the small intestine very quickly. In the small intestine, molecules to break them down, making it possible to eliminate them from the stomach, which we will call alcohol or ethanol molecule. In basic terms, this means that the enzyme comes in and changes the chemical structure in cancer causing. Toxic. This acetaldehyde is then metabolized down to a substance called acetic acid, which is less harmful to the acetic acid. Body. Acetic acid can then be broken down into carbon acetaldehyde and comes in and changes the chemical structure of ethanol. So ethanol becomes acetaldehyde. This substance is known to be toxic and carcinogenic, or in simpler terms, poisonous. If there's more alcohol than liver enzymes, some of the alcohol in the lungs enters the brain. The lungs send the alcohol-containing blood back to the heart, where it's pumped to all parts of the body, including the brain. Once alcohol enters the brain, it slows down nerve cells that control your ability to move and think. So judgment becomes impaired, and movement becomes again. Alcohol, antidiuretic needs to not reabsorb water. Instead, it is excreted as urine. Effects of alcohol overconsumption, so, the drug in the bloodstream, and this could result in coma, respiratory depression, or possibly death. Now let's look at the after effects of alcohol overconsumption, the dreaded hangover. Some alcoholic beverages increase the release of gastric acid in the stomach and delay lack of energy. These organs not functioning properly. The risk of heart failure increases, as does the risk of stomach and intestinal problems. And many heavy drinkers have high blood pressure. Overconsumption of alcohol can also lead to relationship problems, depression, and employment problems. And these are just a few of the long-term problems associated with constant Ito po ang pamuhay ng puspos ng Espiritu Santo. Ito po ang pamuhay ng isang ligtas. Hindi naman, no? Dapat natin iwasan yung ganitong bagay. Naintindihan po? Yung mga, lalong-lalo na yung mga bagong ano, ligtas. Sinabi ng Bible, yung lalaki ay mabuting tao na puspos ng pananampalataya. Dapat tayo pa ay naging ganito, ano po? Tama po ba? Tama po? Yung katawan natin, ito pa ay templo ng Diyos. Kaya umiwas kayo sa pakiapid, bawat kasalanan ng maring gawin ng tao na nasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakiapid ay nakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Kaya yung ating katawan din po ay mahalaga dahil ito pa ay kasangkapan ng Diyos. Ito pa ay naging kasangkapan, instrument, upang maglilingkod sa Panginoon. Kaya yung mga hindi maganda sa kalusugan, hindi po ito tama bilang Kristiyano. No? At dati po, yung isang brother, bigla siyang nakaroon ng diabetes dahil palagi siyang uminom ng soft drink. Palagi siyang uminom ng soft drink. Marami, araw-araw. Kaya nakaroon siya ng diabetes. Yung soft drink po, energy drink, mas delikado. Kung konti lang okay, basta hindi naman ito alak, pero kung sobra pa, nakaroon kayo ng damage sa inyong katawan. Okay? Kaya, mangingat tayo sa ganitong bagay. Tapos yung cigarette din po, cigarette. When you smoke, you inhale over 4,000 chemicals. When you smoke, you inhale over 4,000 chemicals. It's a toxic, poisonous mix of substances, including ammonia, the bleach and toilet cleaner, acetone, the chemical and nail polish remover, benzene, found in paint stripper, and hydrogen cyanide, hydrogen used in rat poison. And smoking delivers it straight into your body. So it's no surprise. Every cigarette is doing you damage. Now is the time to quit. Authorized by the Australian Government, Canberra. So it's no surprise.
yung chemical ay pumasok sa kanyang katawan. Kaya hindi nakagulat tao na ang bawat sigarilyo nakakasira ng katawan. Chemical na ito, chemical. Nakalasong. No? Ammonia, pangpalinis ng toilet. Aceton, ang chemical na nasa nail polish remover. Benzen, ang chemical na nasa paint remover. Hydrogen cyanide, cyanide, ano po? Chemical na nasa paint remover. Pangpatay ng daga. Daga ba kayo? Kaya sa isang sigaret, ang mga ganitong chemical diretsong pumasok sa inyong katawan. Kaya alam po natin, ito pa ay hindi maganda. Tama po ba? Tama po. Dati naman, wala kayong direction sa inyong buhay. Ngayon, ligtas na po tayo. Kaya alam po natin, kung ano ang tama, dapat natin iwasan ito ng mabuti. Sa simula, paminsan, hindi po ito madali, pero sa pamitan ng prayer, sa pamitan ng fellowship, paulit-ulit po, unti-unti nawala po ito, no? Ito po ay isang ano po? Batang nagsisigaralyo. Pwede po ba humira ng lighter? Hindi ko ibibigay sa iyo. Pampatay ng insekto ito. Upag kang matanda na. Sabi ng lahat. Bakit naalala ka para sa akin pero hindi para sa inyong sarili? Halos lahat nakatangan ng papel, huminto at natapon ng sigarilyo pero walang taong na natapon ng papel. Silent. Alam nyo naman kung anong mabuti, anong masama. Kung hindi ito ginagawa, kasalanan po ito. Kaya hindi maganda naman po para sa ating kalusugan. Kung tuloy-tuloy kayo dito, 80, 70, 60. Lampas na yung 70. 60 na. The more you smoke, the less you live. Ito ang katotohanan. Marlboro Man, Wayne McLaren, Dave McLean, Dick Hammer, Marlboro Man daw. Sabi niya, sa kanila po, libre po ang sigaret. Yung Marlboro Man. Sa kanila, libre po ang sigaret. Kaya anong nangyari? Lung cancer. Patay na siya. Nang bata pa siya. Lung cancer. Smoking kills 14,000 people every day. What is in cigarette? 4,000 chemicals and 200 poisons. Dati nagsigarelyo kayo, hindi nyo alam ito, no? Kaya people who smoke cigarette are 50 to 30 times more likely to get lung cancer. Risk from smoking, gum disease, tooth decay, lung cancer, kidney cancer,
lahat cancer na cancer. Tapos ito din po ay importante, ito hindi po ito maganda para sa inyong pamilya, sa tabi nyo, para sa inyong bata, ano po, para sa inyong asawa, hindi po ito maganda. Tinatawag ito second hand smoke. Kung nag-smoke kayo, nag-sigarilyo kayo, yung mga smoke pumunta sa mga family nyo, ano-ano, hindi po ito maganda. Kaya po, ano pang kaibahan sa pagitan nila? Bullet tsaka sigaret? Yung bullet man naman, medyo mabilis sa patayin. Yung sigaret naman, medyo mabagal lang sa pagpatayin. Pagpatay. Yung bullet naman, mabilis ang pagpatay. Yun lang kaibahan. Kaya kung ganito po, ay dapat natin tigil yung ating mga hindi magandang bisyo sa ating buhay. Sapagkat ang kalungkutang nakayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipakdaramdam, subalit ang makasanibutan ng kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya meron po tayong espiritu. Meron ba tayong espiritu o wala? Yung espiritu natin, ligtas na po ba? Hindi. Yung pang pinakamahalagang bagay, tanan po ba? Meron po tayong kaluluwa, meron po tayong katawan. Kaya bago tayo naligtas, ito pang ating pamumuhay. Ano pang pinakauna sa ating buhay? Dati, katawan. Tapos, kaluluwa. Hindi, tapos, espiritu. Kung may time, ano pang pinakaunahin? Katawan, kaluluwa. Tapos kung may time. Ito pang pamuhay ng hindi ligtas. Yung ito pang pamuhay ng espiritu na patay. Itatapon ng Diyos doon sa impyerno lahat. Ito pang pamuhay ng isang hayop. Hindi ito pamuhay ng isang tao na may espiritu. Naintindihan po ba? Yun ang pamumuhay ng hindi ligtas. Yun ang kaisipan ng hindi ligtas. Hangar na pamumuhay na ito. Hangar na, hangar na, hangar na, hangar na pamumuhay. Kasi yung halaga ng tao, dito siya, no? Dito. Kaya, ano pang tamang pamumuhay? Ano pang pamumuhay ng isang ligtas? Ano pang tamang pamumuhay? Ano pang dapat unahin? Espiritu. Tapos, kaluluwa. Tapos, katawan. Hindi ito ibig sabihin, hindi importante yung katawan. Pangatlo siya, no? Importante din ito, no? Pero ito pa ay mas importante. Yung katawan, para ano po yun? Para sa kaluluwa at saka espiritu. Okay? Kaya kung nasa emergency room, kung nasa ICU, ano pang importante? Ito pang importante talaga, no? Kung namatay na siya talaga, no? Saan siya makapunta? Basta lahat tayo ay mamamatay ng minsan. Kaya kung ligtas na po tayo, kahit nasa ICU, walang problema, no? Okay, kaya tayo pa ay iniligtas ng Diyos, hindi para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Tapos, sa ganitong panahon, maisik na ang panahon, kaya pagandaan po natin yung pagdating ng Panginoon Jesus sa pangitan ng patuloy na yung Bible study, pagtitipon, prayer. Bilang resulta nito, nagbago po tayo ng mabuti. Tapos,
Malapit na po yung summer retreat. Sama-sama tayo sa summer retreat. Tapos yung mga hindi pa nabautismuhan, pagkatapos kayo pa ay naligtas, kung hindi pa kayo nabautismuhan, manalain po tayo para dito, pagandahan ninyo ang baptismal ceremony. Okay, hanggang dito po, manalain po tayo. Maabaging aming dakilang Amang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng fellowship, Bible study, sa pamamagitan ng Biblia. Naunan po namin na kung gaano kahalaga ang kaligtasan na natanggap natin, tapos sabi ng Panginoon, iligtas mo ang inyong sarili mula sa baluktong na lahing ito. Pakitulungan niyo po kami upang baguhin yung aming buhay. Pakitulungan niyo po kami upang ibahagi ng inyong ebanghelyo ng mabuti para sa inyong kaluwalhatian. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Okay, announcement po.